I think the purpose of this life is just to finish your mission. It's 50-50. 50% to live a few more months, a year. 50% anytime. Baka hindi na huminga. Parang walang kasiguraduhan na. They say I have a short chance to be alive. I don't know if I will still be alive tomorrow. It's good to see you. Guwapo pa rin ho kayo. Kahit wala ho kayong buhok, kayo pa rin yung kilala naming Dr. Willie Ong. Tsaka pinili ko wag mag-wig eh, para makita nila yung tunay. That's done already. Oh my God. Can you turn around so they can see me 360 degrees, Mark? Alaki na improvement ni Doc. Oh. Tumaba siya. Tumaba siya. Thank you sa mga prayers nyo. At no way, magtuloy-tuloy itong paggaling ni Doc Willie Ong. It's 50-50. 50% to live a few more months, a year. 50% anytime. Baka hindi na huminga. Parang walang kasiguraduhan eh. Every day is a blessing. I just live every day. I don't think of next month, next year. I don't think about owning money, doing this, or getting into high position. I got the worst pain. Sigaw ako ng sigaw. Hihiyaw ka sa sakit talaga. Oh. I think the purpose of this life is just to finish your mission. Nagkakaroon ako ng visions before that time. I saw my mom, who died 2 years ago, yung mommy ko sa dream ko. Kinukuha na niya ako. He called me, Willie boy, come to me, come to me, come to me. Parang sabi ng nanay ko, you've done your job on earth. Ginawa mo na 60 years eh. 25 years na ako, walang bayad ang pasyente ni isa. Pharma company ni isa, hindi ako nalalagay. Wala akong 10 trips abroad. Campaign Senator 2019, how much did I spend? 500,000. Campaign with ISCO, wala ako tinanggap na pera. I could have gotten tens of millions. Nanalo talaga ito si Doc, napakalaking tulong nito sa mamamayang Pilipino, lalo't walang kakayanan para sa pagpapacheck up sa kanilang mga sakit. Sabi nila, talo ka, talo ka. You learn a lot from losing. May sakit na nga't nahihirapan. Hindi pa rin daw maiwasang maisip ni Doc Willie. Gusto ko tulungan yung nasa probinsya, yung mga mahihirap. Ang pinagdadaanan ng mga kapuspalad natin kababayan na may sakit at sana raw maisip ng mga nasa politika na ang dapat nilang inuuna, bayan at sarili. Dapat mamatay na ako sa Philippines. I was sure I would be dead in 3 to 4 days. Kasi ang bagal ng healthcare natin. Grabe. Yung biopsy result, I have to wait 1 to 2 weeks. Dito biopsy nila, half day, andyan na. Ito mga butas to ng mga biopsy. Biopsy 1, biopsy 2. I need a PET scan. Ilan bang lugar sa atin may PET scan? Dito in 1 hour. Basa dun. So when I was here, I was surprised that many politicians come here. If the politicians are coming here, hindi pa kayo naawa sa kababayan natin. Mayaman ka o mahirap, trapped ka in the Philippines. They have 3 advantages sa healthcare na wala tayo. They have speed. Ang bilis. Pagdating ko dito, sabi nila, in 48 hours, we will give you your treatment. 48 hours. Na PET scan, CT scan, 2D echo, biopsy. Meron pa akong genetic testing abroad. On the 48-hour chemo, agad ako. May gamot sa Pilipinas. I have to wait 1 to 2 weeks. Ay na, Pilipinas. At kahit Doc Willie, ay kapren. Paano kung Juan de la Cruz ka? Yan ang pagkakaiba ng may pera. Kasi kung may pera ka, talagang mabilis kang magagamot. Ayan yung sinasabi nito ni Doc Willie na kapag, paano kung ikaw ay Juan, na walang pera. Unti-unti mo lang tatanggapin yung iyong pagkawala.
Tsaka tumatapang na ako. I mean, whatever I got to lose. Play by ear na ako. Pag nabuhay ako, tulong ako. Pero ngayon, I don't think about it kasi second team mo. Kita mo. Feeling niyo ba may gusto pang ipagawa sa inyo ang Panginoon? Yeah, kaya ako binuhay. 100% I'm sure. Babati natin sila lahat. Eh kung tayo politiko nag-aaway, di wala. Ano pang tayo mo magawa ng healthcare, ng PhilHealth, ng ano, wala ng oras. We are our own worst enemy. Kayo po, handa na po kung anong sabihin ng doktor kung may pag-asa pa. Pag-asa, di tapos, that's it, pansit. Ang grade ko lalabas sa October 9, PET scan repeat. Tatlo lang ang sagot. Minsan maganda din na iniisip eh, di ba? Sabihin mo na lang, bad news. Oh, sana gumaling kayo kasi marami pa ho kaming mga nang hihingi ng tulong sa inyo, yung mga payong medikal. Dear God, tulungan niyo po si Doc Willie. Actually, hindi niya po kailangan ng tulong dahil ang lakas niya, ang tapang niya. So, I pray for Doc Lisa para bigyan niyo pa po siya ng dagdag na courage to face this crisis with him. Thank you for the gift of Dr. Willie Ong, who's been such an extraordinary light para po sa aming lahat na nangangailangan po ng kanyang medical expertise and knowledge and experience. He's been very selfless, Lord. Lahat ng maibibigay niya sa mga humihingi ng tulong sa kanya, lahat tinodo niya. Kung ano man po ang gusto niyong ipagawa sa kanya, we just pray, Lord, to give him some medicine para hindi niya na po maramdaman pa yung pain dahil sobra na po yung 10 out of 10 na sabi niya, na pain threshold niya. So, bigyan niyo po siya ng some magic pill that will reduce the pain or remove the pain para makaya niya pa po yung mga pagdadaanan niya. For the people who care for him, and Lord, bigyan niyo pa po ng strength and courage din yung kanyang dalawang anak at lahat po ng people who are close and dear to him. Thank you for everything, Lord. Kayo na po bahala sa kanya. He has such strong faith. Hindi ko na po ipagdadasal pa na bigyan niyo pa po siya ng stronger faith dahil mas malakas po ang faith niya sa aming lahat, lalo na po sa pinagdadaanan niya. I-embrace niyo na lang po siya, lalo na po si Doc Lisa, para mabawasan po yung pain nila at yung pangamba sa lahat po ng pinagdadaanan nila, Lord. Doc, thank you. Ayak po ako.